Ang isahe pa natin ngayon ay patungkol sa God's ways to provide. Ang Diyos ay laging mag-provide na sa ating mga buhay. Ano po ang mga dahilan? Bibigyan mo muna kayo ng limang dahilan why God will provide for our needs. Ano muna? God will provide for our needs because He is our caring Father. Amen po ba? God will provide because He loves to give good gifts. God will provide because He promised blessings sa mga anak niya at sa mga sumasampalataya sa kanya. God will provide because He has already given the greatest gift. Dalangin ba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo? Kung ibinigay niya ang ating Panginoong Hesus, the best of the best, nasabi ng Biblia, ipagkapatid niya rin yung mga bagay, simpleng bagay na pangangailangan natin sa araw-araw. Kasi naibigay niya naman, that's the sign. Ibinigay niya na yung the best of the best from heaven. So that's the sign. That dapat natin pangawakan, God will provide. God will provide because of His compassionate heart. So ilan lang yan sa mga reason why God will provide. Pero ang lesson na ibigay ko sa inyo ngayon, yung mga ways. Mga ways how, paano patutunan ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Dapat pa natin yung pangawakan, God will provide. Baka sabi nga, God will provide. Amen. Yan po ang basic thoughts na dapat daladala namin araw-araw. At hindi lang yung thoughts, kundi yan ay truth. Dahil yan ay nasa Biblia. Hindi lang yan paisipan na iniisip natin. No? Yan ay nasa Biblia, sinabi ng Diyos, I will provide for you. Hallelujah. Sabagat siya ang ating Ama, siya ay compassionate, meron siyang pusong makapagin, at siya ay masayang magbigay. Kasi ang Panginoon, hindi siya naubusan. Amen? Huwag tayo mahiya, humingi sa ating Panginoon, lumapit sa Kanya, umasa sa Kanya, kasi ang Diyos hindi naubusan. The more we ask, the more na natutuwa ang ating Panginoon. Amen? Pag hindi ka humingi sa Panginoon, nalulungkot ang Diyos. Pag hindi ka nagpipray, nalulungkot ang Diyos. Ano ba naman pangarap ko? Hindi humingi sa amin, hindi umahasa sa amin. Nalulungkot ang Diyos. Wala naman, hirap sa Kanya. Amen po ba? Siya ay nalulungkot na magbigay. Tuwan-tuwa ang Panginoon, magkakaroon sa Kanya, magkakalabit sa Kanya, humihingi sa Kanya, umaasa sa Kanya, dinideclare ang mga pangakon. Tuwan-tuwa ang Diyos, doon gustong-gusto ng Diyos kumilos. Doon gustong-gusto ng Diyos ipakita ang Kanyang kapangyarihan. Pero sa mga nag-aalinlangan at di nagpapakita ng pananampalataya, ang hirap makakilos ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya we must be prepared to trust, to believe. Now, inihahanda ko kayo para magtiwala sa ating Panginoon ngayong pagpasok ng panibagong taon. Mag-January 1 na naman. Mag-uumpisa na naman ang panibagong taon sa ating buhay at kinakailangan nating patuloy na umasa sa ating Diyos. Amen? Siya ang nag-provide. Pero, paano ba nag-provide ang ating Panginoon? Muna-muna, tinutugunan niya tayo through the hands of men. Through the hands of men. Amen? Sa pamamagitan ng kamay, iba't ibang kamay ng mga tao. Tatlo po yan, tatlo yung points na bibigay ko sa inyo ngayon. So, unang-una, through the hands of men. Natapon natin yan. Ginagamit ng Diyos ang kamay ng iba't ibang mga tao to help us, sustain us, provide. Nakita natin yung verse. Anong verse ang supporting natin dyan? Sa Lucas chapter 6, verse 38, ginamit ko yung ang Biblia kasi meron akong gustong pansinin dyan. Sabi dyan, magbigay kayo at iyon ay ibibigay sa inyo. Gustong tapang sisip niliklik at umaapo pa ang ilalagay nila. Gusto mo yung pansinin dyan yung ilalagay nila sa inyong kanduman. Sa mas malalim na translation, binanggit ko dun yung ilalagay nila. So, ano ba ang point dyan? Gagamitin ng Diyos yung iba't ibang mga kamay para kayo ay pagpalain. Para kayo ay tubunan.
Magbigay kayo at iyon ang ibibigay sa inyo. Kung tamang siksik, liliglig at umahapaw pa ang ilalagay nila sa inyong kandungan. Sapagkat sa panukat na inyong ipanukat ay doon din kayo susukali. Sa point po dyan na gusto natin makita, ginagamit ng Diyos ang pamay ng iba't ibang mga tao para gumawa ng himala at kabutihan sa ating mga buhay. Amen. Ang keyword dyan ay inalagay nila sa inyong kanduhan. Hallelujah. So through the hands of man, God will provide. Amen po ba? Ayan po, na-experience ko po yan personal. Noong panahon na nagsanong pa na sa kami ko ay magpakasal na tayo, hindi naman tayo pupunta. Tinanong niya ako, may ipong ka ba? Sabi ko, oo. Na kay Lord. Ako, hindi ko naman na kay Lord. Kaya sabi sa akin. Pero sabi nga niya, by faith, God will provide. Kaya, yung sabi ko sa akin, magpakasal na tayo. Tinanong niya ako, kailan? Sabi ko, sa June 5, makasal tayo. Kaya lang nung kinopi namin yung date sa mga kahit mga pastor niya, sabi ko, pastor niya, wala daw siya ng June 5. Nasa Korea siya, kaya mas nakaaga, nag-email para maka-attend sila. So, nung umisa, wala kami hawak pa na sakto. Meron kami budget, of course. Pero, pilit namin hindi sakto. Hindi ka siya, kaya medyo nag-aalim lang. Pero, ako sabi ko sa kanya, birthday, gawin na natin ito para tapos na yung problema, di ba? Tapos na yung problema. So, magamit nung umpisa nag-aaling lang pa siya dahil nga sa budget, hindi pa sapat, pero sa akin ko, God will provide. At yung mga tao na yun po yan naman niya, hindi pa maganda yung mag-open sa akin, kahit ngayon, ayaw ko kakusapin, hindi sila willing na mag-support. Nasabi nila sa akin, gusto yung pakasal kayo, bahala kayo sa buhay mo. Yung nasabi sa akin ako na, pero sabi ko, itutuloy na lang ito, papakasal na tayo sapagkat doon din naman tayo pupunta para wala na yung problema. Sa school, sa church, at sa mga nakapaligid, wala na magiging problema. So kahit na wala pa kaming budget na eksakto, may schedule na kami ng kasal, gumawa na ako ng invitation. Siya pala, siya pala gumawa ng invitation. Gumawa rin ako ng invitation, gumawa rin siya kaya lang, pinag-compare namin. Feeling niya, mas maganda yung invitation na ginawa niya, kaya yun na yung ginawa namin. Yung invitation na ginawa niya. Nakalita namin, natin Mr. Big sa iba. Kahit na, wala pa. Wala pang, kasiguraduhan kung meron bang budget na may po-provide. Pero nung malapit na, papalapit na ng palapit ang schedule, God moves in the hands of different people. Marami sa inyo ito, ginamit din ng Panginoon to provide. Amen? Anong thankful. So, iba't ibang mga kamay ang ginamit ng Panginoon nung malapit na. Hindi nung malayo pa. Nung malapit na. Willing kami. Determinado kami na gawin yung aming napagtanuman. By financial o wala, let's go. Para masolve yung problem, wala akong problema sa PCL, wala akong problema sa dito sa church, wala akong problema sa Korean parents niya, wala akong problema sa ibang mga pastor, let's settle the problem. Ayan, kahit na wala akong financial, I decide to move on. And God provides. May nag-provide na sa venue, may nag-provide na sa food, sa catering, may nag-provide na pangangailangan. So, kaya I can say, God use the hands of different people. God provides, para tayo pinuprovide ng ating Panginoon through the hands of different people. Kinakailangan mo sa mga palataya, maniwala, na nag-God will provides. Pero, hindi mo alam kung saan magmumula. But, you must believe God will provide. Amen? Amen. Through the hands of different people. Tayo nung sa Jesus ay bata pa at palaki, tingnan pa natin sa Lucas. Sabi niya, patuloy na lumaki si Jesus. Lumawak ang kanyang karunungan at lalo naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Ano yung word niya na kalugod-lugod sa English ay favor. Si Jesus ay sabi niya, nag-grew in favor. Jesus grew in wisdom, stature, and in favor with God and man. Yung favor, yung word na favor, hindi
tingin ako sa dictionary, halika na, ang sabihin ng favor ay help, assistance, aid, support, and relief. So, kaya, interpretation yan, ano ba interpretation yan? Ang Panginoong Jesus na grow, lumawak ang tulong sa Kanya, assistance sa Kanya, yung aid, yung support sa Kanya, ay nag-grow. Support sa Kanya ng Diyos, support sa Kanya ng mga tao, yung tulong sa Kanya, kasi yun yung sabihin ng favor. Jesus grew in favor with God and with man. Kaya nang sabihin yan, yung support, yung help ay sa Panginoong Jesus ay lumaki, tumindi. Ano itulong-itulong ng mga tao na nagkinapit siya ng man, mga tao. Kaya nga ang Diyos, noong kumikilos, nagpuprovide, tumutulong, nag-a-assist, nagbibigay ng relief, ng aid sa pamamagitan ng mga tao. Amen? Hallelujah. So God provide through the hands of different people. Kahit sa buhay ng ating Panginoong Jesus, nabigyan siya ng help, ng assistance, ng aid, support, relief, sa pamamagitan na, hindi lang ng Diyos, kundi ng mga tao na nakapaligid sa Kanya. Hallelujah. Matitin na marami sa Biblia, maraming suporta ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga meron siya, treasurer. Diba? May treasurer siya. Para saan ang treasurer? Kung wala silang income. So sa madaling salita, may mga nagsusupport sa ating Panginoong Jesus. Kaya siya ay may treasurer. May tagahawak. So, merong help, ay sabihin ng favor. Help, assistance, aid, support, and relief galing sa mga tao. Para ang Panginoong Jesus ay nakapag-ministry. Kasi ang tulong ng Diyos at Panginoong Jesus ay hindi naman galing lumabas sa langit, kundi galing sa mga tao na nabibless sa ating Panginoong Jesus. So ang point, ano pang point natin? Through the hands of different people. Kahit ang panahon ng Genesis, sa buhay ni Jose, basahin mo natin yan. Sa Genesis chapter 45 verse 4, nasabi ni Jose, lumapit kayo. Lumapit nga sila at nagpatuloy siya ng pagsasalita. Ako nga si Jose, ang inyong kapatid na ipinagbili ninyo sa Egypto. Sa verse 5, ngunit huwag na ninyong ikalampot ang nangyari. Huwag din sisi ng inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. So si Jose, ginamit ang Diyos upang iligtas ang kanilang buhay. Kasi nung panahon niya, nagkaroon ng tagutong. 7 years ng tagutong. At para balik na sila, sino ang ginamit? Si Jose. Amen. So God used people. Para tayo iligtas. Para tayo abutin sa ibang ating mga pangangailangan. Pero hindi mo alam kung sino. Hindi mo alam kung tayo saan. Pero meron ka faith. God will provide and He will use different people. Amen? Hallelujah. So verse 8, magkasama. Verse 7. Pinauna ako dito ng Diyos upang huwag manipol ang ating lahi. Kaya siya, and then, yun lang pala yung nalangitin dyan. So, ang point natin dito, you must trust and believe God will provide through the hands of different people. Amen? Another example, ayun sa Biblia sa unang hari, chapter 17, verse 6. Noong panahon na nagkaroon din ng tagutong sa Israel, at maging yung si Propeta Elias ay apektado, wala na siyang makain. Noong time na yon, yung nagpa-imuwak na nagpapadala sa kanya ng pagkain, wala na rin makain, napatay na rin yung mga hindi na makapagdala sa kanya ng pagkain. Nakasahin natin yan sa chat. Verse 6, sabi yan, umagat hapon, may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain, at sa batis naman siya umiinom. Ngunit, verse 7, ngunit dumating ang panahon na natuyo na rin ang batis. Verse 8, pagkasa mo, kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, umalis ka rito, pumunta ka sa Sarepta, sa lupain ng Sidon, may inutusan akong isang byuda na magpapakain sa iyo roon. Ano ba ang point ng Biblia? God uses different hands. At kahit na byuda,
Yuda. Ano ba yung Yuda? Walang-wala. Walang supporter ni Yuda. Wala siyang husband na tumutulong sa kanya. Pero ginamit pa rin siya ng Panginoon para i-provide ang pangangailangan ng kanyang anak, ng kanyang lingkod. Hallelujah. Nung sumunod ang Yuda nito, sa sinabi ng Panginoon, ano pa nangyari? Yung Yuda rin ay pinagpala ng Diyos. Hindi rin siya naubusan ng pagkain hanggang matapos yung panahon na tagtayo. Hallelujah. So God provides through the hands of different people. Amen? You must trust God. You must believe God will provide. Tayo papasok ng panibagong taon, harap tayo sa mga panibagong pagsubok, panibagong mga mahihirap na sitwasyon ng ating buhay, pananampalataya, dapat mag-isipin, Lord, hindi mo akong bayaan. Pero God uses different people, kaya you must be willing to go out. Communicate. Amen? Sapagkat ang Diyos ang tumikilo sa mga tao, ito yung muna-muna. Pero, tandaan pa natin, hindi lang sa mga tao. Pangalawa, God provides through, ano yun na, through our own hands. Tandaan pa natin yan. God also blesses us, God also provided us through our own hands. Hindi tayo lang nakadepende, no, sa mga tao. Kailangan mo rin kumilos, of course. Sapagkat God provides through your own hands, through your own labor, through your own work. Amen? Sabi ng Biblia, you must work for 6 days. At mag-rest ay ipotong araw. Kasi sa loob ng 6 na araw na yun, God will provide for your needs. Sa loob ng 6 na araw na yun, God will bless you. God will bless the works of your hands. So God provides through our own hands. Amen po ba? Sa Awit chapter 128 verse 1, sabi dyan, pagkasa nga pa ng malakas, mapalad ang mga tao na kayabol ay may takot ang maalam na naisisumunod sa kanyang utos. Verse 2, nakainin niya ang buma ng kanyang pinaghirapan. Ang tao nito ay maligaya ang lahat ang pamumuhay. So kakainin, ano ba kainin mo? Yung buma ng iyong pinaghirapan. Yung sarili mong kamay, nagtrabaho ka. Hallelujah. Tinugunan ka ng Diyos sa iyong pangangailangan sa pamamagitan ng iyong sariling pagsusumikap. So, God provides through our own hands. Dapat din po natin isipin yan. We must work. Amen? We must work. Pero tayo ay nag-work, hindi lumalampas doon sa wala na tayong time sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Hindi tayo nagtatrabaho ng halos wala na tayong time sa prayer and Bible reading and meditation. Kasi kapag nangyari yun, then your spirit is deteriorating. Anong deteriorating? Babagsak ang iyong espiritu. At kapag ang ating espiritu ay bumagsak, madali ka na matangay ng kaaway. Madali ka na niyang magtulak sa masamang kawain. Kapag mahina ang iyong espiritu, wala kang faith para tumayo sa katotohanan. Wala kang faith para manindigan sa salita ng ating Panginoon. Kaya nga, yes, you must work. Without work, you cannot eat. Diba? Nasabi ng Biblia, na sino na kayo magtrabaho, ay huwag papakainin. Yun nasabi ng Biblia. So, yung sabihin, kinakailangan natin magtrabaho sapagat sa pamamagitan nito, tutugunan tayo ng Diyos sa ating mga pangangailangan. Hallelujah! God provides through your own hands. Amen po ba? Kakain ka mula sa bunga ng iyong pinagsikapan. Pero alalahanin po natin na ang Diyos ang nagbibigay ng kalakasan. Sa Deuteronomy chapter 8, verse 18. Pagbasa nga po ng malakas. Subalit, alalahanin ninyo, sinabi ng inyong Diyos ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Ang Diyos ang nagbibigay ng, ano nagbibigay ng Diyos? Lakas. Hallelujah. Huwag kayo hindi sa Diyos ng kayamanan, hindi yan ibibigay ng Diyos. Hallelujah. Amen? Ang ibibigay ng Diyos, lakas. Gusto ng Diyos tayo ay kumilos, magtrabaho, gamitin ang lakas na ibinibigay niya upang tayo ay kanyang pagpalain. Kapag ikaw ay nag-pray, Lord, kayamanin mo ako, bigyan mo ako ng medyo, then hindi
kanyang tutugunin ng Panginoon. Hallelujah. Ayun po ba? Na dapat natin panalangin, Lord, bigyan mo ako ng kalakasan para ako makapagtrabaho, makagawa mo ng mga pumubuti at nang sa ganon, pagpalain ka ng Diyos. Hallelujah. Ang sabi ng Biblia, siya ang nagbibigay ng lakas upang yumaman kayo. Hallelujah. Sino po dito gusto yumaman? Amen. Wala naman. Kahit si Lord, gusto niya bawat isa sa inyo ay yumaman. Amen. Araw-araw, bawat isa sa atin, walang mahirap sa mga anak ng Diyos. Amen. Kapag kami naghirap, naghihirap, ganyan yan. Ano ibig sabihin? Hindi magtitiwala at sumusunod sa Panginoon. Lahat ng sumusunod sa ating Panginoon, lahat ng mga susunod sa Panginoon sa 2024, yayaman po kayo. Amen? Amen? Ano po yan sa Biblia? Ano po yan sa Biblia? Kung si Lord nagbibigay ng kalakasan at kapag ginagamit natin ang ating kalakasan sa paglilingkod sa Panginoon, sa pagtatrabaho para naman natin siya, then imposible hindi ka kumasenso. Amen? Lahat ng mga nagtitiwala sa Diyos, susunod sa Diyos sa 2024, magsusumikap na may pananampalataya sa Panginoon, I declare, yayaman po kayo. Amen? Amen. Para bang ayaw natin pag-usapan yung magyaman sa church, pero yan ay nasa Biblia. No? Gusto ng Diyos sa kanyang mga anak ay makasenso para tayo ay makapaglingkod sa kanya. Of course, hindi lang para, hindi para i-enjoy ang mga bagay sa salibutan na hindi tayo nakapaglingkod sa aming Panginoon. Sa English, basahin mo natin, nagkaya ko ba dyan? Sabi dyan, for it is He who gives you ability. Yung lakas na ginagamit dyan ay ability sa English translation. Ang Diyos ang nagbibigay na ability to produce wealth. Para tayo ay makapag-produce na kayamanan. Hallelujah. So, ang point natin sa Biblia, ano ang makikita sa Biblia? God provides through our own hands. Kinakailangan gabitin natin ang lakas na binibigay sa atin ng Diyos. Araw-araw. Araw-araw. Hallelujah. At hindi tayo magtatrabaho lang magpapakasipag na walang hibalay tayo sa Diyos. Kasi kahit anong magtatrabaho natin, kahit anong magsisigaw natin, kung hiwalay tayo sa Diyos, wala tayong ugnayan sa Kanya, wala tayong prayer, wala tayong paglilingkod sa Kanya, then hindi ma-bless ng Panginoon ang ating mga gawa. Hindi pwedeng i-bless ng Diyos ang ating magtatrabaho kung ang gulang natin ay para na tayo mabuhay. Kinakailangan ang gulang mo para makapaglilingkod ka sa Panginoon. Hallelujah. Lord, ako magtatrabaho, magsusumikap, hindi lang para lahat kainin, i-enjoy. Amen? Kundi para tayo ay may magamit sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen po ba? Kapag tayo nagsusumikap, nagtatrabaho, subalit wala sa isip natin ang makapag-serve sa Panginoon, makatulong sa gawain ng Panginoon, then God cannot bless the works of our hands. Hallelujah. Kaya nga, makapag tayo ng bless ng ating Panginoon, sabi ng Biblia, mayroong portion doon na para sa Kanya. Yun ay sa Kanya, hindi yun sa atin. Hindi natin, hindi yun pag-aari natin. Yun ay pag-aari ng ating Panginoon. Dapat natin ibalik sa Kanya upang mapagpala ang gawa ng ating mga tangan. Hallelujah. Yan po ang nakapunta natin sa Biblia. So God provides through the works of the hands of different people, but also God provides through the works of their hands. Hallelujah. Amen po ba? Sa Colossians chapter 3, verse 23, sabi dyan, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Yan ang pagpapalain ng Panginoon. Ano man ang ating ginagawa? Kung ginagawa mo yan, ng buong puso para sa Panginoon, magpapalain ng Panginoon ang iyong ginagawa. Para ikaw ay makapag-produce ng wealth. Hallelujah. Well, para ikaw ay umaman, sumagana. Without the blessing of the Lord, we cannot be prosperous. We cannot be victorious without the blessing ng ating Panginoon. Pero yung blessing ng Panginoon, yan ay nakakabot mo. Kapag ang ginagawa mo ng buong puso, ang ginagawa mo na parang sa Panginoon, kahit ang ginagawa mo yun bilang trabaho.
ginagawa mo yun para sa iyong boss. Trabaho mo yun. Pero iniisip mo, ginagawa mo yun, hindi lang para sa boss mo, kundi para sa Panginoon. Bilang paglilingkod sa Panginoon, ginagawa mo yung mabuti. Sa opisina o anumang klase ng trabaho. Then, i-bless ng Panginoon ang iyong mga gawa, magiging matagumpay ka, magiging maayos ang iyong gawain, at yun ang magiging daan para i-promote ka, bigyan ka ng bonus, i-bless ka. Hallelujah. So, ano ba lang yung ginagawa? Verse 24, sabagat si Kristo ang Panginoon, pinaglilingkuran ninyo. At alalahanin ninyo, pagkakaroon bang kayo ng Panginoon, nagtatimpalang inilaan niya para sa inyo. So, maniwala sa Biblia, na pagkakaroon bang kayo ng Panginoon, nagtatimpalang na inilaan niya. Hallelujah. Ngayon taon 2024, na ihanda natin ang ating pananampalataya. Hallelujah. Hinda rin natin ang ating paglilingkod para sa Panginoon. Kasi nakahanda na ang katimpala ng Panginoon. Sabi ng Biblia, pagkakaroon niya ang katimpala, inilaan niya na para sa inyo. May nakalaan na. Amen? Pagsabi sa sarili, may nakalaan na ng katimpala. Ayan, makukunin mo na lang yung inilaan ni Lord ng katimpala. Ibig sabihin niya, naka-deposit na, kumbaga sa akin, sa bank, naka-deposit na yung ibigay ng ating Panginoon. Wi-withdrawin mo na lang. Paano mo wi-withdrawin? Paano mo wi-withdraw? Ayun, sabi sa verse 24, ano man ang gagawin mo, gawin mo ng buong puso na parang sa Panginoon. Sa ganung paraan, mag-withdraw mo ang lahat na dideposit na ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Pagsabi niya, Hallelujah! So, God provides through abundance. Ang makikita dyan, ang merong paggagawin buong pusong paglilingkod na parang sa Panginoon. Nasa gayon, lahat ng mga inilaanan ng Lord na katimpala, matanggap na po natin. Ma-receive na natin ngayon, 2024. Lahat ng mga diniposit ng Panginoon, sa pangalan mo, makasulat na, yung check na nakasulat ka sa pangalan mo, mawi-withdraw mo, makiklaim mo, by faith. Hallelujah. As you express your faith sa ating Panginoon, by serving Him, mawi-withdraw mo ang mga diniposit na sa iyo ng ating Panginoon. Hallelujah. Amen po ba? Praise God. So, through our own hands, sa Pilipos chapter 4, verse 13, ang lahat ng ito ay magagawa ko. So, meron kang copy, di ba? Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ng Kristo. Dahil kapag kayo gumagawa dahil sa lakas na kaloob sa akin ng Kristo, nakikita mo, natutugunan ang iyong mga pangangailangan. Nabimit, nasusuklayan ka sa iyong mga pangangailangan. Kasi gumagawa ka. Yung lakas na kaloob sa akin ng Kristo, ginagamit mo. Hallelujah. Kaya natutugunan ka sa iyong mga kangailangan. So, God provides through our own hands. Hallelujah. Pagsabi nga, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ngayon taon ng 2024, more greater things na may papakita sa atin ng ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Amen. More greater things. Ang kabutihan ng Panginoon ay hindi paliit. Ayan ang favorite quotation. Ang kabutihan ng Panginoon ay hindi paliit. Ang kabutihan ng Panginoon ay patindi ng patindi. Palaki ng palaki, ang sabi ng Biblia. Sa uling araw, ibubuhos na ng Diyos. Ano ang ibubuhos ng Diyos? Kasama ng Kanyang Espiritu ang lahat ng mga pagpapala niya. Ibubuhos. Hindi lang ibibigay, no? Ibibigay ng Diyos, kundi ibubuhos ng Diyos sa uling araw ang Kanyang Espiritu. Walang sukat na pagpapala ng Diyos sa Kanyang mga anak. Hallelujah. If we believe. If we believe. Amen. Sino pa rin ang nananalig sa Panginoon? Amen. Amen. Sino na nananalig na ang kabutihan ng Diyos ay palaki? Amen. Amen. Ang kabutihan ng Diyos ay palaki. Pero paano makatatanggap? Through the works of your hands. Hindi lang through the works, hindi lang through the hands of different people. Through the works of your hands din. Kinakailangan din natin gumawa by faith. Meron tayong gagawin by faith. And as we work by faith, the Lord is supplying our needs.
Hallelujah. So, iandaan po natin ang ating mga gagawin bago mapasok ang taon ito. Magsulat tayo ng mga naisip natin na dapat natin gawin at gawin natin ang may pananampalataya. Ito number 3, mag-ugulat kayo sa number 3, paano tayo pinutugan ng Panginoon. Ano yung pangatlo? Through the hands of the enemies. Through the hands of the enemies. Kung meron po mga verses sa Biblia, sa pamamagitan ng kamay ng mga kaaway, tinugunan ng Diyos ang pangailangan ng kanyang mga anak. Kaya po kasabi sa inyo katabi, huwag mo ko kamayo. Kasi baka nakain ka kung gamitin ni Lord, bahala ka. Kasi through the works of the hands of the enemy, through the hands of the enemy, God provides the need of His people. Huwag tayo mga kailangan, wala tayong kaaway this year. O sa pagpasok ng panibagong taon, dapat wala tayong kaaway. Kasi pag medya, kapag ikaw, kaaway ka, kung isa, dahil ba, kaya sabi ng Biblia, gagamitin ka ng Diyos. Kasi kaaway ka, gagamitin ka ng Diyos para i-provide yung pangangailangan ng kanyang mga anak. Kaya kinakailangan po, huwag po tayong kaaway. Kasi through the hands of the enemy, pupunin ng Diyos yung mga nasa kaaway at ibibigay sa kanyang mga anak. Ano pang example natin dyan? Sa Exodus chapter 12, verse 33. Nung panahon na ang mga Israelita, sa Exodus chapter 12, nung panahon na mga Israelita ayaw palabasin ang paraon, pero napilitan na rin ang paraon dahil sa parusa ng Diyos sa kanila. At dahil doon, inapura pa ng mga Egyptian na umalis ang mga Israelite sa kanila at binigyan sila ng mga hinihingi nila. Mabasa po natin yan. Verse 33, sabi yan, inapura sila ng mga Egyptyo at sinabi sa kanila, mamamatay kami lahat kapag hindi pa kayo umalis dito. Verse 34, kaya binarot nila ng damit ang mga minasang halina na di na nilagyan ng papalsa. Ni alisin sa sisidlan, pinasan nila iyon at umalis. Ano po yung sabihin? Yung mga Egyptian, binigyan nila yung mga Israelita ng pagkain, halina. At halos hindi na mailagay, matanggal sa lalagyan, pati lalagyan, binigay na, umalis na kayo sila, pati lalagyan, dali nila. And then verse 36, ibinigay ng Egyptyo ang anumang hingi ng mga Israelita, ang mga alahas, napilang, mga ginto at mga damit, tulad ng inuutos sa kanila ni Moises. Kasi ito mga Egyptyo, pinapahirapan nila mga Israelita. So ano ginawa ng Diyos? Dinaligtad ng Diyos ang pangyayari. Yung kanilang mga alahas, yung kanilang mga pagkain, hiningi ng mga Israelita ang ibinigay. Nang sabi dyan, ibinigay ng mga Egyptyo. Ano ba ang hingin ng mga Israelita? Amen. So the hands of the enemy used by God to provide the needs of His people. Ngayon yung may pangatlo pa natin. No? Nakikita natin sa Biblia. Through the hands of the enemies, God provides the needs of His people. Hallelujah. Kaya sabi, huwag mo kumawayin. Amen? Kasi yung mga kaaway, babalik ka rin ng Diyos sa mga pangyayari. Yung mga kaaway na yan, gagamitin niya ng Panginoon para i-provide ang pangangailangan ng kanyang mga anak. Hallelujah. Wala ang imposible sa ating Panginoon. Nakikita natin yan na maraming beses sa Biblia. Yung mga maaway sa mga Israelita, yung mga maaway sa anak ng Diyos, ano po nangyayari? Nagkakaroon ang pangyayari. Sa halip na ibinabagsak na lang mga Israelita, mas lalo ang pinataas ng Panginoon. At yung kalaban, ang siya ang pinabagsak. Makikita rin po natin yan sa example sa Paul and David. Gusto mo po sa akin si Daniel ng kanyang mga kasamahan. Pero ano nangyari? Mas lalo na itaas sa Daniel. At yung kanyang mga kaaway ang lalong bumagsak. So, dahil sa mga kaaway ni Daniel, mas lalo siya na-promote. Mas lalo napaganda ang sitwasyon ni Daniel. Bakit mayroong tulong ng Panginoon kay Daniel bilang anak at lingkod ng Diyos? So kaya, nasa Biblia, through the hands of the enemies, God provides. Amen? Pakisabi nga, God provides. God provides.
So God provides sa anong paraan, through the hands of different people, through your own hands, at kahit na ang kaaway mo, God will use the hands to supply our needs. Hallelujah. Verse 36, pagkasahat, binasa ka lang yan. Ibinigay ng mga Egyptian ang nagamungin ng mga Israelita sapagkat ni loob ni Yahweh na sila igalan ng mga ito. Sa ganitong paraan, nasamsam nila ang kayamanan ng mga Egyptian. Kita niyo. Nasamsam ng mga Israelita ang kayamanan ng mga Egyptian na mga nagpapahirap sa kanila. Pinagkaloob ng Diyos na mapagpala ang mga Israelita sa pamamagitan ng kanilang mga kaaway. Hallelujah. So, sa bilang, basahin ko natin yung bilang. Chapter 14, verse 7. Sabi dyan, balik na sa itas. Sa number, sabi dyan. Sa bilang, chapter 14, verse 7, pakisabi nga, pakalasa ka po, at 2, 3, go. Sinabi nila, mahinap ang lupain, tinignan namin. Sagana sa lahat ng bagay. Kung malulugod siya, sa atin si Yahweh, ibibigay niya sa atin ang lupain iyon na may yaman at sagana sa lahat ng bagay. Verse 10, huwag lamang kayo maging magsing laban sa kanya. Magtiwala kayo sa kanya at huwag matakot sa mga tagaroon. Madali natin silang patatalo. Kasama natin si Yahweh na ginapi na niya ang kanilang mga Diyos. Kaya huwag kayo matatakot. Ano ba ibig sabihin niyan? Yung pag-aari ng kaaway, yung lupain ng kaaway, pero actually, bakit naging sa kaaway yun, pangako na yun ang Panginoon sa kanila. Kasi wala pa yung mga nakatira doon, ipinangako na ng Diyos kay Abraham ang lupain yun. Kaya lang matagal na nawala si Abraham, kaya yung lupain ipinangako ng Diyos, kay Abraham sa kanyang lahi ay tinayuan na ng mga squatter, ng mga tao. Kaya mahirap na sila alis sa lugar na yun dahil kami ipaglaban na. Kagaya ng mga, di ba, mga squat. Kapag kami mga lupa na walang bakod, hindi magtatagal yan kahit tatayuan ng mga squatter. At pag tumulang tagal, mahirap na silang paalis doon kasi bakit ipaglaban na sila. So, paano ganun nangyari sa mga Israelites? Sa lupain ng Kanaan. Yun ay pinangako ng Panginoon kay Abraham. Na yung lupa yun ay kanyang mamanahin. Kaya lang sa tagal ng panahon, hindi naman nabakura ni Abraham, yun ay tinayuan ng mga tao na nasa paligid nila na iskwardol kayo ng mga bayon. Kaya nung panahon na ilalabas na ng Diyos sa mga Israelita sa nyo? Sa ito, may mga tao na doon sa lupain na pagdadalan sa kanila. Kaya pinakailangan nilang harapin at kalabanin yung mga nandudoong nakaninirahan doon. At sinabi ng Panginoon, kung malulugod sa atin si Yahweh, ibibigay niya sa atin ang lupain iyon, sabihin pagtatagumpayin sila laban sa kanilang mga kaaway. At ano pa nangyari? Ganun ang nangyari ng panahon ni Joshua. Panahon ni Joshua, nakuha nila ang mga lupain iyon. Ibigay sa kanila, sa mga Israelita. Hallelujah. Pero hanggang ngayon, meron pa rin labanan, amen, sa lugar nila. Kasi meron pa rin mga teritoryo na hindi na nila kinuha, binabayaran nila sa iba. Samantala naputok sa kanila ng Panginoon, lahat ng mga nandoon ay kanila pupuli. Yung time ng protest namin. Meron dahil sa naawa sila, sa magaganda. Kung maganda, huwag natin patahin, inasawa nila. Kaya nangyari, nagkaroon sila ng peace sa Israel. Merong mga hindi Israelites ang nakakapamuhay na rin sa kanila. At dahil doon, naging problema rin sa kanila. Kaya hanggang ngayon, meron pa rin silang kawayan ng mga teritoryo sa lugar na yun. So, ang point natin dito, nakikita natin, through the hands of the enemies, God provides the need of His people. Amen. So, tatlong point gusto kong i-share sa inyo sa umaga nito. God will provide. Paano tayo tinutunog? Ganun ng Diyos. Sa ating mga pangailangan, through the hands of God, through your own hands, our own hands, and through the hands of the enemy. Tandaan pa natin yan. Kahit na kaaway natin, ay pwede maging instrument ng ating Panginoon. Kaya, hindi
dito na magkaroon ng kaaway, no? Para gamitin sila ng Diyos para sa iyo. Hindi lang pwede yan. Pero kahit na yung mga tao, hindi mabuti sa iyo, just relax, no? Just relax. Hindi tayo dapat magkarte ng masama sa masama. Kapag ikaw ay hindi gumagati ng masama sa masama, then yun, no? Pwede gamitin ng Diyos ang sitwasyon niyo. Kung kaming maaaring mo ay mag-supporter mo balang araw. Pero kung tayo nagpapadala sa galing ng iba, gumagawa tayo ng masama sa masama, then hindi tayo nagiging kakaiba. Hindi natin na ipapakita ang pagtitiwala sa Diyos. Napakamayari ng Diyos ay pikino sa atin kapag na ipakita natin sa Kanya ng ating pananampalataya. Na kahit na mayroon gumagawa sa inyo hindi maganda, hindi ka gumaganti ng hindi maganda. Karoon ka pa rin na nagtitiwala sa ating Panginoon. Sa ganung paraan, mapangyayari ng Diyos na kagaya ng ating mga kaaway ay magiging supplier, supporter ng ating ministry. Amen? At maging ng ating mga pangailangan. So praise God!